Hello po sa inyong lahat, mga kabahay. Good morning po. And nandito tayo ngayon sa may Upper Antipolo para po i-feature sa inyo yung ongoing construction po. Bali, sold na po ito. No, nabili na po ito ni buyer. So, ang lote nito is 175. So, meron po silang pre-selling na property. Single din po, 3-story. Ang lote niya is 113, tapos ang mga floor niya is approximately 280 to 300 square meter po. 4 bedrooms, 3 toilet and bath, then 2 carport po yun. So pre-selling stage, normally it will take 8 to 12 months po na construction. So ito rin po, same din po yung gumawa nito, itong existing na to. Then another one is ito, same din. So meron silang pre-selling po na ginagawa dito. Okay, so okay, may mga dumadaan lang. Napahinto lang tayo dahil may mga dumadaan po. Okay. Ayan, so dito po sa subdivision, inside subdivision po tayo, paglabas mo lang, Ulalia Road, papuntang Kogi Market, papuntang Robinson's Mall, napakalapit lang po. No? Even sa Sumulong Highway or sa Marcos Highway. So kung naghahalap po kayo ng pre-selling na property, meron tayo dito preferred cash, pero kung may mga bank financing naman, possible naman as long as meron tayong down payment na or earnest money po na ibibigay po since may kontrata naman tayong nilalagtaan. So ito po, pareho sila ng gumawa pero magkaiba rin sila ng design. Pero yung pagkaka-setup, no, nasa ilalim yung parking. Yung available is available po na lot is 113. Parang ganun din. Mas maliit nga lang 113. Kasi ito is 150. Tapos ito naman is 175 square meter. So yung next na project is 113 po. Yan. So mas maliit po talaga compared dito sa dalawang units. Ang presyo po noon is around mga 13,000 to 14,000 o 13 million, mga ganon. So since 3-story po yon, pakita ko lang sa inyo, pasok tayo sa loob. Dalawa yung parking, o 2 to 3 parking kasi yung kasya dito, pero dun sa existing na gagawin ngayon, yung pre-selling, mga dalawang parking lang. Pwede ka naman pwede naman baguhin yung design. Yun ang maganda dito kay architect. Pwede baguhin yung floor plan, tapos kung may mga gusto kang ipabago or i-add, even the design, open sila. So, nung last time nakita ko to, bato pala to, no? Galing. Okay. So, pagpasok mo, ito yung request as per the buyer. Ito yung gusto niya layout. So, dito yung pagpasok mo. Pagpasok mo is your main door, so medyo hingay lang. Nandito yung guest room. Yan. So meron ditong balcony, hallway. Then meron ditong magkakaroon ng door. Tapos ito yung high ceiling niya. So pwede kang maglagay ng drop light or chandelier pababa. Tapos dito yung iyong living area. Tapos pwede rin dito yung set mo ng ano, entertainment, television. And then, dito sa baba yung access ha, meron yung guest room, maid's quarter, ayan. Ito yung dining area, ayan. Tapos ito yung kitchen part. So sa kitchen part, may island dyan, tapos may upper and lower cabinet, tapos ito yung space mo for dining. So malaki-laki po yung dining area nito, so pwede po siguro mga 6-seaters din dito, no, mga kabahay. Ayan. So, ganda na nung ano, ayan. Then, punta tayo sa third floor. Tingnan lang natin yung mga kwarto. So, sa taas, three rooms po yon. Ayan. Punta tayo dito. So, may hallway pa rin. Gagawin tong glass. Tapos, ito yung master bedroom. Grabe ang hangin ngayon, no? Tapos ito yung ongoing na pala yung cabinet. May closet ka dito, and then you have your toilet, which is ang laki ng toilet dito. Ang laki ng toilet and bath.
So, yan. Dito naman sa part ng master bedroom, king or queen size ka siya, dun yung headboard mo. Tapos sliding to, access mo para sa yung balcony. Tapos may view ka pa dito. Yung available po na lote, may view din, mga kabahay. Maganda rin yung view nun. Hindi naman siya, ano, city view. Pero makikita mo yung view ng, ano, ng San Valley. Yan. Okay. Tapos, let's check po yung sa mga kwarto. So, two rooms naman dito sa, ito yung common. So, malaki din naman po yung common toilet. Ayan, common toilet and bath. Then, this is your second room. Tapos, cabinet. Naka-built-in na yung cabinet. Okay. And then, this is your third room. Ayan. And dito sa third room, meron siyang sariling balcony. Ang view mo is mga puno. Yung available, dito lang yun eh. Yan sa part na yan. So, yung view mo is yung mga bahay-bahay pa rin doon. Yan. Okay, so, ayan po. Pwede naman po mabago yung floor plan, yung layout ng property. Tapos, i-compute naman kung magkano or kung may mga additional improvements kayo na gagawin. Even, pwede kayong pumili ng tiles or kung anong gusto mo or kung anong preferred na rendition ng property. Open naman po si architect. So, ayan. Dito po pala sa location, no? This is flood-free, mataas na location, never pa tayong binaha. And then, malayo tayo sa fault line. Then may clubhouse po dito. Sa clubhouse, merong function hall, merong swimming pool. So, punta tayo sa baba. Makita na natin yung sa parking. Kasi sa baba, meron ka doon mga rooms. So, pwede kang maglagay doon ng, siguro up to you kung gusto mong baguhin yung floor plan. Ayan. Dito tayo sa baba. Ayan. Sorry. Ayan. And so, dito yung access sa iyong parking din. So, pag nag-park ka papasok, ito na yung isa mong door, no? Papunta dun sa living area. So, ganito kalawak yung iyong parking. So, parking po mga dalawa-tatlo na sasakyan. Tapos, pwede ka pa dito mag-ano. Pero yung available na maliit na lot, yung 113 lang, hindi naman po siya ganong kalawak, no? Dalawang kotse po kasha, tapos may space ka pa naman for ano garden. Tapos dito, yung access mo, papunta doon sa yung dirty kitchen, okay, doon sa kitchen mo. Tapos may maid's quarter, may sariling toilet and bath. Okay, then, over here po, kasi nirequest na rin niya ni buyer, yung gusto niyang design, yung gusto niyang floor plan. So ito, may isang malaking room dito sa baba. Yan. Dito, up to you kung gusto mo rin, gusto mo namang baguhin, sabi ko nga po, pwede pong baguhin yung floor plan. May sariling floor plan po yung 113 square meter. And then, I think walang ganito doon, dun sa floor plan na yun. Kung gusto niyo po makita, let me know, i-share ko po sa inyo. Ayan, pero dito po sa 175 square meter na lote, meron po itong malaking room. Tapos, yung septic. Ayan. Then, dito tayo sa labas. Grabe ang ano, ang hangin ngayon dito. 11 AM na. Ayan, sobrang hangin. At malamig pa, in fairness. Kahit malapit na mag-summer. So, yun po mga kabahay. Kung gusto niyo pong, interested po kayo dito sa property na pre-selling, let me know. Para po makapag-set tayo ng meeting. Kung mga cash buyer po kayo, mas preferred natin yung cash buyer po. And then, kung, ayun. Kung, aside from this, kung may mga hinahanap pa kayong ibang properties, let me know. Marami tayong hinahawakan dito sa Antipolo. Even lower and upper Antipolo po. Ayan. So, ang ganda na ng facade niya.